it's me again. Today, papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung 4 inches minimalist cake. So, ito yung smallest cake ko. Chocolate cake siya, 2 layers with ganache filling. Tapos yan, pinapipe ko lang yung soft icing ko. Kasi mas nakasanayan ko to at madali to para sa akin. Make sure lang naka-center yung cake nyo habang naglalagay kayo ng frosting o kaya nagpapakinis kayo ng cake para mas even yung distribution ng icing tapos mas madali siyang pakinisin. So yan, so tap ulit to mag-start para yung mga excess na frosting pumunta sa side. May little bit pressure habang pinapaikot mo yung spatula mo para kuminis siya tsaka mas scrape mo yung mga excess na frosting. Scrape ko lang yung side. So ito, wala siyang drawing, so purely minimalist cake lang talaga siya yung design niya. Super simple lang to, super dali lang guys. Hindi ko na rin ito chiniller, diretso decoration na ako after. Hindi ko na siya nirest pa sa chiller. Dire-diretso na siya. So yan, scrape ko lang ulit yung gilid sa cake board. Tapos pakipakinisin mo lang ulit yung sides niya. So ganun talaga, kailangan maging friend mo yung icing mo para mas madalit, mas gamay mo siya. Kasi dapat kilala mo yung icing mo kung kailan siya matutunaw, kung kailan siya malambot, kung kailan over yung whip mo. Yan, dapat friend talaga kayo ng icing mo kasi samahan ka niyan hanggang sa huli. Ganun. Ayan, pinapakinis ko lang, linisin ko lang ulit yung sides niyan. Yung ginamit ko dito ng food color is Chef Master Golden Yellow. So, konting-konting golden yellow lang yung ginamit ko dyan para magkaroon lang siya ng color. As in, konti lang talaga. As in, makakuha lang ng konti sa toothpick. Toothpick lang yung ginagamit ko pang kuha sa mga food color. Ganun lang kakonte para sa ganyang color na yellow. Tapos yan, Chef Master din yung gamit ko dyan na food color. Color red naman yan. Konti lang din ng red. Tapos nilagyan ko lang siya ng konting brown para ganyan yung maging color niya. Medyo old rose yung color. Yan, swirl-swirl lang sa gitna. Sa top ng cake. Tapos lalagyan ko lang din yan ng konting swipe sa gilid para hindi siya super plain. Super dali lang na itong design na to. Super minimalist cake lang. Pero siguro sa isang linggo lagi ako may order ng ganitong design kasi magustuhan to ng mga customer ko. Super pretty nung itsura niya. Okay lang din kahit hindi talaga perfect. Okay lang po yun. Basta dapat bago ka maglabas ng product, ikaw yung number one na satisfied bago mo siya ilabas. Kung hindi ka confident dun sa product mo, huwag ka mag-doubt na ulitin kasi marami ka namang time para ulitin. Dapat happy ka dun sa mga nilalabas mong cakes. Sinitransfer ko lang siya ulit sa mas maliit na turntable kasi mas madali magsulat kapag medyo mababa. Level lang din ang chess. So yan, naglagay na ako ng unang layer nung dedication which is kasing color din nung nilagay ko sa top. Para may 2D effect ulit siya. So maglalagay na lang ulit ako nung panibago pang layer nung dedication. So ang nakalagay is Happy Birthday Chi. Dahan-dahan lang ulit sa pagsusulat. And one letter at a time lang. Wala namang umahabol sa'yo, so dahan-dahan ka lang. One thing pala pag nagsusulat kayo ng dedication, dapat yung frosting na gagamitin mo sa kanya or yung icing na gagamitin mo is well-mixed. Para hindi siya magkakaroon ng bubbles, hindi siya puputok-putok kapag nagsusulat ka. Minsan kasi yun yung nagiging problem eh. Ang ganda na nung sulat mo, tapos biglang puputok kasi may air na natrap dun sa frosting mo.
So, yun, nakalimutan ko nilagyan ng dot yung letter I sa birthday. Hinabol ko lang ulit. So, ganyan lang. Super simple lang siya. Tapos, yung customer ko niya, nagpalagay siya ng dedication sa board. So, sinulatan ko pa yan ng dedication sa board. Ang galang din kapag magsusulat ka. Kasi sa totoo lang, mas mahirap magsulat sa cake kesa yung magsusulat ka lang talaga gamit yung ballpen or yung pencil. So, dapat dahan-dahan lang. Practice-practice lang. Yun yung lagi kong advice sa mga nagtatanong. Practice-practice lang. Pupulsuhan mo lang siya. Kumbaga. So yan, sinulat ko lang dyan is more benta to come. So yan, tapos na yan. Papak ko na yan, lalagay ko na yan sa box. Tapos ilalagay ko siya sa chiller. Kasi pag nag-store ako ng cake sa chiller, gusto ko lagi naka-box para iwas para iwas retouch. Kasi minsan accidentally natatamaan natin yung cake sa loob ng chiller. So binabox ko lang yan dyan. Think pa kaya ko siya nilalagay sa chiller is para mag-set yung icing niya dun sa pinaka-cake. Tapos mamaya, unbox ko yan sa isa. Tapos, i-decorate ko na yan with edible beads and edible pearls. Tapos, photoshoot na. Ganun lang kadali. So, ito na yung aking finished product. I hope may natutunan ulit kayo. Thank you for watching. Bye!